Nagluluto ako dito ng luto ako dito ng chicken and sausage. Itong chicken is para sa salad ni Mister, no? Kasi gawan ko siyang salad. And then ikat mo yan siya. Ganyan po na lang. Ito yung seasoning natin sa ating chicken and sea salt and then garlic, no? So, yun yung ipabao natin kay Mister kasi alis na naman siya mamayang umaga. Bukas ng umaga. Yun, sobrang aga kasi Long Island na naman siya. And yun yung pabao natin sa kanya, no? And yun, ang hangin din. Kaya natin itong mga paborito ni Mister na barbecue. So yun, manok-manok lang tayo kasi gustong-gusto niya itong mga ganito i-mix sa salad. So yun. Iba kasi sila dito mag-grill ka ng ano sila ba? Yung parang okay na sa kanila hindi i-marinate. Hindi katulad sa atin na talagang kailangan pang i-marinate para talagang malasa ba? Malasa man ganito din. Kahit ano siya, may lasa. Then, lagyan natin ng seasoning. Garlic powder, ganun. And then, konting salt, ganun. Ito, oh. Kirkland. Para pang manok talaga siya. Montreal chicken. And then yun. Hintayin. And then yung sausage. O, diba? What kind of sausage is this, honey? This is not the same. You have a lot in the basement, though. Yun siya. And so yun, pagkatapos ko doon sa labas, pumunta na naman ako sa loob kasi ang dami kong lulutuin, yung corn at saka yung string beans, no? At yun, so busy si Inday Mary Ann, plus nag-boil pa ako ng pagkain ng ating alagang aso, manok. But anyway, mga loves, Sharo si Tami hindi masaya. So, Sharo hindi masaya si Mister. Ang dami kong niloto. Usually, ganito talaga kami, mga loves. So, mga nagtatanong kung bakit ganyan kami magluto ang dadami kasi para 1-3 days later, hindi pa ako magluluto kasi maraming leftover. And then marami pa doon, mayroon pang pork, pero ito niluto ko corn, string beans na salad, and ito na yung sausage at saka chicken. So, Sharo, si Mister hindi masaya. Ay, nako, Mister. Sharo, hindi ka masaya. Ang dami mong babaunin. Bukas ako rice at saka chicken and then salad and then mais. Yun lang ang kainin ko. And then, yun, ang dami ko pang iano kay Mister, ibabaon para bukas. Kasi hindi yan uwi. Mga uuwi yan, mga next yan. Then, trabaho na naman siya. And then, ay, iwan ko na lang sa kanya. At ngayon, umaga na. Lalayas na naman si Tami. Hello. Good morning, mga loves. My husband is leaving me again. Yes. He's going to his work. Of course, work. Where is this? Going to really? He's going to work, guys. And then he's feeding his kids, and later. You gotta make everything difficult, seriously. This is always a struggle, guys, with the kids, with Tommy. Always. Because she's like, gotta make everything hard. She's not gonna take it, she's gonna like stands under the chair, like, and then lick it 5 times. Really? Eat it or don't eat it. Let me force it down your throat. You know what, guys, sometimes when I'm lying down, I say, Tommy is talking again. Oh my goodness, it makes me like, Who is talking now? He's sitting here alone. He's alone over here in the middle never of the. Never alone, guys. But he is talking. Never. It's like makes you think that there's something wrong with him. But I said, who are you talking to? Your son. Maaga po ako nagising. This is a raw vlog. Maaga po ako nagising because
Inayos ko lang yung babaonin ni Mister sa ano, trabaho niya. So, pakita ko sa inyo kung ano yung ipinadala ko sa kanya, mga lamsa. Isauli ko lang po ito. Do you want? Okay. Dilim dito, mga labs, kasi hindi namin inon yung light lahat. Kasi alam nyo na. Ha? Huh? No, because I turned the light on. Hala, I still want to put the lamb in the freezer. You know what? I'll put it now before I put that. So anyway, so ito na yung pina ano ko sa kanya, pinadala oh. This is his chicken and salad, look, salad and then chicken on top mix. And then of course because hindi siya dito for 2 days, 3 days. So chicken, a lot of chicken and sausage. So, and then if he get tired of this, there's a lot of store everywhere, guys. So, he can buy food. So, yun yung baon na sa kanya. Do you want muffin, English muffin to go? Okay. I've left a few pieces on his and now he's eating devil's kachila. How's your neck? It's hurting. It's still hurting. Minasahe ko siya kagabi. Sorry, love. This is my baby. So he works so hard. Hello mga loves. So ngayon nandito po tayo sa ating garden. Kukuha tayo ng ating sitaw kasi mayroon tayong plano. Si Brenda, gawa natin siya ng bulang lang kasi kailangan natin siya pakainin ng gulay. Nandun po siya sa hospital ngayon mga loves. Kawawa naman ang ating Brenda hot. So tara, samahan niyo akong magyaw-yaw dito sa ating sitawan. Ang akala ko mga loves, itong sitaw na dark green is hindi po siya haba, yung talagang hindi haba, yung regular lang. Pero na-shock ako kasi meron ditong mahaba o itong unang harvest ko, inang unang kuha ko, is mahaba siya. Ang akala ko kasi, yung light green lang yung pwedeng haba ng sobra. At ito din pala, lalaki, mataba, mahaba, depende lang pala yan talaga sa lupa. But anyway, ang saya-saya kasi ngayon, itong mga dark green na sitaw natin is marami na po siyang bunga. At ang sitaw kasi, isa ito sa magandang iparis or ilagay sa mga lauoy or bulanglang. At of course, yung bigay ni Lo na ang sarap-sarap na malunggay. Ang ganda mga loves kasi ito yung pinakamagandang paris. Kaso lang, meron tayong okra dito. Iwan ko sa aking okra mga loves. Ang sasad ng aking okra, ang liliit. Hindi sila masaya. Alam nyo, ang daming nasiyahan sa mga garden ko dito, no? Mga halo sila nasa Pilipinas. Ang hindi ko mag-gets yung iba is hindi talaga mahilig din magtanim at saka hindi sila matubuan ng gulay. Ang ano ko lang, marami naman tayo, pwede naman tayong magtanim mga loves kahit wala tayong lupa. Yung cellophane or sako, lagyan nyo ng lupa kahit kunti. Tamnan ninyo ng pichay, kahit ano-ano, kamatis, atsal, kahit ano mga loves. Pwede ninyo yung gawin. At saka yung mga scallion, yung green onion ba, pwede man din yan. Kasi ang daming nagsasabi, oh, buti pa ikaw may ano tanim. Sa Pilipinas mga loves, pwedeng-pwede yan basta may lupa. Kahit wala kang kalupaan dyan, palibutan mo yung bahay mo ng mga, hindi bulaklak, gulay. Gulay yung ipalibot mo at saka meron ka pang maharvest. Lalo na ngayon, marami kayong nagsabi na ang mahal ng ano kamatis ngayon dyan or mga gulay dyan. At alam nyo ba mga loves, ang plano ko next year, sabihin ko na po sa inyo ha, ang pinakamarami ko talagang itanim is sitaw. Sitaw yung pinakamarami. And then, ang talong, damihan ko na din. And then, yung kamatis, ano din, kailangan kong dagdagan at itanim sa ibang lugar na hindi dito. Kasi namamatay talaga yung kamatis ko, mga loves. So, yun. At naghanap lang ako dito sa ilalim kasi itong dark green pala na sitaw, mga loves, ang hirap niyang hanapin. You know, nasa ilalim sila at ang hirap talaga nilang hanapin mga loves. So kailangan kong lumili, kailangan ko talagang hukayin, lumili, liliin, and iwan ko na kasi batman. Hirap mag-explain sa Tagalog. Okay, mga loves. Harvest tayo. Ito. Itong ating sitaw mga loves is talagang kay Tami sana itong i-harvest kasi gusto kong makita yung asawa ko kung paano din siya mag-harvest. And then meron ding nag-request sa atin na viewers, si Sis Nori Evans, Nori ba yun? Basta yun siya. And
Pero si Tommy lately, alam nyo naman, wala sa bahay, busy po siya sa kanyang trabaho. And then, kailangan ko siyang lutuin, you know. Kailangan nating i-harvest para lutuin. Pero marami naman yung bunga, mga maliliit nga lang. So, hintayin lang natin na pwede na siyang i-harvest. And also, gusto ko makita yung asawa ko nag-harvest for the first time. Yung totoong harvest ba? Yung hindi lang yung kukuha ng isa, ganun. Ano natin, i-force natin siyang ipagawa sa kanya. Kasi ito si Tommy talaga, ayaw niya yung mga garden loves. Mga loves, kasi daw makati, mainit, ganun. Iwan ko ang arte. Maarte siya sa mga ganito, ayaw niya mga ganitong style. You know, hindi kaya ni Taming mabubuhay sa bundok, no? So, kapag nasa bundok kaming titira, maswerte yan siya kasi ako yung kasama. Charot! But anyway, so yun yung next time natin gawin, no? Ipatry natin kay Mister yung hapon para hindi masyadong mainit. Kasi ayaw niyong mainit, mga loves, iwan ko na lang. But anyway, so yun, marami-rami na din tayong na-harvest dito, mailagay sa ating tawag nito, bulang lang, para meron tayong makain. And of course, si Brenda. So yun, at meron ako nakitang ditong malaking cucumber, ang laki. You know, sana masarap pa yan. Pero binigay ko yan kay Lloydy. At itong talong, kailangan ko din siyang kunin para sa ating bulang lang. I-add ba? You know, mag-add tayo ng mga kahit ano-ano, kung ano pwede nating kunin dito sa garden para iparis. Kasi yung talong din sa mga bulang lang at lauoy is masarap. And also, kumuha na rin ako ng ating bill paper. But anyway, dito lang muna tayo. Thank you so much for watching.